Pangalawang beses nag-flower, mas marami ngayon. Nung na-stable sila dito sa bubong, mas gusto nila sa mainit talaga. How to be you po? Sana all pag na-stress, good looking pa din, di ba? Pag-usapan naman natin yung mga halaman na mas gumaganda pag summer or pwede natin tawagin summer plants. Ito maul pang aso. Welcome po sa akin channel. Ako po si Herbs, ang yung arkitekto hardinero. At today, pag-usapan naman natin yung mga tinatawag na summer plants. Pero hindi naman actually pang summer lang sila. Kaya lang, mas gumaganda kasi sila kapag panahon ng tag-init or pag umiinit na yung panahon. So, marami-rami rin ito. So, kung interesado ka sa ating topic for today, just keep on watching. At kung bago ka sa akin channel, click mo na subscribe button, notification bell para lagi kang updated sa mga latest uploads. Okay? And, bago pa tayo magsimula, don't skip ads po ah. Parang nandun lang po yan. Sipin nyo na parang pagkain. Siyempre, ayaw natin ng ganun. So, parang don't skip meals. Okay, so tara. Isa-isay na natin itong mga summer plants. Okay, yun na nga. So, gaya po nung nasabi ko sa simula, hindi naman ibig sabihin po ng mga halaman na to is pang summer lang sila. Yun nga lang po, mas nagtatribe sila at kumbaga yung full effect or best effect nila is ma-achieve natin kapag summer or mainit ang panahon. So, isa-isahin na natin sila. Ano nga ba yung mga to? Okay, so unang-una po syempre ang classic. Ang mga San Francisco or Croton. Kumbaga ang mga Croton, ano na yan eh. Ayun, tulad nito, mga ito. Nung bata pa tayo, di ba, nakikita na natin sila. Baka yan nga yung isa sa mga unang halaman na nakikita natin nung mga bata pa tayo. Effortless beauty. Yun, no? Kasi, unang-una, hindi naman sila maselan. Wala naman silang masyadong requirements. Hindi kagana mga ibang halaman na kailangan lagay mo dito, kailangan huwag dito, ganyan, ganyan. Kasi masusunog sa araw, ganyan, ganyan. Kaya ito po, init ng araw at kasi, mas lalo po silang gumaganda pag mas umiinit po yung panahon. So, syempre, ano ba yung best time? Syempre, summer. Kaya po yan, kitang-kita nyo. Napakaganda po ng mga kulay nila. Oh. Effortless po eh. Kumbaga, mas appreciated po talaga ang mga Croton sa mga dahon nila, sa kulay, hindi po sa flower. Kahit nagpa-flower naman po yung mga ito, kaya lang, mas appreciated talaga sila dahil sa mga patterns, sa mga kulay at shapes ng dahon. Kasi napakadami pong varieties ng mga Croton. So, hindi kayo mauubusan yan, kahahanap ng variety. Kaya maganda rin po silang ikulit. Tsaka kung ito po, makikita nyo ito, Thai Croton yata ito. Nung una kong binili ito, medyo mag-green pa siya, mas mag-green. Pero ngayon, dahil umiinit na yung panahon, kita nyo, mas nagiging ma-pink na siya. Parang pinkish na yung mga edge ng dahon niya. Oh. Yan. Kumbaga, pag na-stress sila, lalo silang gumaganda. Yan yun, ang gaganda ng pattern. No? How to be you po? Sana all, pag na-stress, good looking pa din, di ba? Okay, next. Next naman po sa ating list ay ang mga Delpha or Nerium oleander. So, siguro nakakita na rin kayo ng mga ganito. Baka hindi nyo lang napapansin minsan na yun pala yung Adelpha na sinasabi. Yung mga Adelpha, year-round naman yan namumulaklak eh. So, meron din ako tanim yan sa garden. Pero, napansin ko din na, kumbaga, yung best effect talaga nila is pag mainit na yung panahon, lalong-lalong na pag-summer. So, maraming colors din po ang mga Adelpha. May pink, tapos mayroong, I don't know, fuchsia ba yun? Fuchsia pink. Tapos may white, ganyan. Marami pong kulay yung mga Adelpha. So maganda rin po silang i-collect. At minimal care din, hindi po maselan yan. Kasi nga po, gusto po ng mga Adelpha yung mainit na panahon. Lalo na pag summer. Doon po sila talaga maganda. Dumadami po yung mga bulaklak nila. Next naman sa list natin is ang mga santan. Naku, isa pang classic po ang mga santan. Mga bata pa tayo, kilala lang natin ang santan. Baka isa rin sa mga una po natin yung kilalang halaman. Tapos di ba yung parang may nectar ba yun? Sa flower, sinisip-sip pa. So, yan po mga santan. Sun lovers din po yan. And year-round din naman po, namumulaklak yung mga santan. Pero, kagaya din po ng mga nabanggit kong ibang halaman kanina, syempre, best effect din po ng mga yan is pag-summer kasi yun ang pinakamahit na panahon. Full bloom sila. And marami din pong mga varieties din po ang santan na sigurado magugustuhan nyo, lalong-lalo na yung mahihilig sa mga flowering plants. Okay? Next naman po is yung mga adenium. Or sa atin, tinatawag din minsan ito na ano, or madalas kalachuchi daw eh. Pero alam ko iba yung kalachuchi. Anyway, so yung mga adenium po, yan. Isa pa sa mga napakatibay po yun at gustong-gusto ang init ng araw.
So, ganun din po, napansin ko din ang mga adenium, mas nagta-thrive sila or mas nagpa-flower po sila kapag tag-araw. Yung sa akin nga po, nakalagay sa bubong eh. Papakita ko yung video. Ayan, makikita nyo po yung adenium na to, nasa bubong. Kaya, direct sunlight po yan maghapon. Halos maghapon. Mas gusto po nila, katulad yan, oh, nag-flower na. Oh. Pangalawang beses at nag-flower, mas marami ngayon. Nung na-stable sila dito sa bubong. Ang ganda. Ayan, mas gusto nila sa mainit talaga. So, ang napansin ko sa kanila, may motor. So, ang napansin ko po, mas namumulaklak talaga sila pag mas mainit ang panahon. So, yun nga, yung nakalagay kong adenium sa bubong, nag-flower na naman siya dalawang beses na po dun sa bubong. So, ibig sabihin, gusto talaga ng mga adenium mainit, yung lalo na pag summer. So, marami ding varieties po ang adenium sa sigurado magugustuhan nyo. Okay? And next naman po sa ating list ay ang mga vinca or periwinkle. Isa pa to sa mga classic na halaman na malamang kilala niya nung mga bata pa tayo. Okay, yung mga periwinkle po, napansin ko din, ayaw din nila ng pagmaulan eh. Parang nalulusaw sila. Lalong-lalo na pag yung mga baby pa lang. Dati po kasi, nasubukan ko na magtanim nun maliliit na ganito. Tinanim ko sa medyo ma-shade, may bright indirect light. Eh, nag-uulan nun. Nalusaw nung tumatagal. So, doon ko talaga napatunayan na mas nagtatrime talaga ang mga vinca kapag summer. And syempre, full effect din yung mga flowers na best effect kapag po mainit ang panahon. And marami ding colors po ang mga vinca. So, siguradong magugustuhan niyo po yan kung gusto niyo mag-collect ng halaman na to. And okay, next po sa ating list, syempre yung mga lantana. Yun, yung kakaiba yung amoy ng lantana, di ba? Parang amoy mint or parang oregano. Minty yung scent niya, di ba? Kakaiba eh. Parang aromatic. Yun, so... classic din po ang mga lantana. And napansin ko din, ang mga lantana talaga, gustong-gusto niyan sa sobrang init, yung mas mainit, mas maganda. Siyempre, huwag natin kalilimutan ng didigan yung mga yan kasi madali ding matuyot yan o masunog. Kumbaga parang maluluto yan sa init ng araw pag hindi natin dinidilig. So, yun lang po ang requirements ng mga yan. So, yun, marami din pong kulay ang mga lantana, maraming varieties, mayroong trailing or yung mga parang nakalawit sila, mayroon din kumatas para mga puno or shrub. So marami ka rin pagpipili ang lantana and effortless din ang beauty nila. Basta po pag summer or maintang panahon, napakarami pong bulaklak ng mga lantana. Yun. Okay, next sa ating list, sinabanggit ko kayo na, yung kalachuchi or plumeria or frangipani, yun po ang ibang tawag sa kanya. Isa po yun sa paborito ko rin puno. Kasi napakadali din pong alagaan ng mga kalachuchi or plumeria. And kung gusto nyo makita yung propagation video ko nun, i-attach ko na lang po sa taas. Okay? Madali lang pong alagaan ng mga plumeria. And actually, ayoko kung aalagaan pa ba yun. Kasi lalo na pag tinanim mo yun sa lupa, and then konting alagaan lang sa una, syempre. Pero later on, hindi mo na po kailangan alagaan ng kalachuchi or plumeria. Eh, kasi mabubuhay na sa sarili niya. And gustong-gusto po niya, syempre, sa mainit, lalo na pag summer. And sa pang indication, kapag malapit na yung summer, kung napapansin nyo yung mga kalachuchi po, nalalagas yung dahon. So, lilitaw yung puro sanga-sanga lang. Lalo na kung masanga yung kalachuchi, napakaganda po ng forma niya. Parang sungay ng usa, parang ganun. So, ang ganda ng effect niya kahit po walang dahon, maganda pa rin siya. And then later na, pag summer na nga, magpa-flower na yung mga kalachuchi. So, ang ganda-ganda po ng muno na yun na masanga, walang dahon, tapos punong-puno po ng bulaklak. Yun, napakaganda po ng mga kalachuchi and marami din po klase, maraming varieties po. So, kung mahilig kayo doon, mag-collect kayo. Madali na pong alagaan ng mga kalachuchi. And next, isa pa sa classic po, yung Moses in the Cradle. Social ang pangalan, no? Pinya-pinyahan lang sa amin yun eh. So, yun din pong halaman na to, napansin din ko po yan. Kapag mas mainit po yung panahon, mas gumaganda sila. Pag na-stress po, mas gumaganda, tumitingkad yung kulay. Kaya nagtatribe sila kahit po sobrang init. Kumbaga gusto talaga nila yun eh. And meron ding iba-ibang variety po yung mga Moses in the Cradle. So, kung gusto nyo ng low maintenance plant na maganda yung color, very colorful, lalo pag summer, isa po yung Moses in the Cradle. Okay? Next naman po sa ating list ay yung Zinnia. Isa pa pong classic yan. Parang yung tahol ng aso classic. Next naman po sa ating list ay yung Zinnia. So isa pa pong garden classic ang Zinnia. Siguro mga bata pa tayo, baka nakikita nyo na rin po yun. So any time of the year naman, pwede nyo itanim ang Zinnia. Kasi yung Zinnia po is tinatanim dyan yung buto eh. Kagaya po ng vinca. So any time of the year, pwede nyo siyang itanim. Kaya lang po, napansin ko din, mas gumaganda sila, nagtatribe at talagang napakaraming bulaklak po naman yan kapag summer kasi gusto talaga nila yung mainit na panahon. So marami din pong varieties ang Zinnia
makapamili kayo. May mga uso ngayon, yung parang mga, hindi ko lang kung dwarf ba tawag doon, may mga maliliit na variety po ng zinnia. So, magugustuhan nyo yun. Kung gusto nyo ng easy care plants po, na mga colorful pa yung flowers, so, piliin nyo yung zinnia. And next naman po sa list natin is yung Don Manuel. Siguro isa rin yun sa ano, pinakamayaman ng halaman, Don Manuel. So, yan. Year-round naman din po, namumulaklak yung Don Manuel. Pero iba yung effect doon, napansin ko din po, pag summer. Kasi talagang yung, ang ganda pati ng dahon niya, maganda yung kulay. Parang medyo ma-orange po, ganun. Medyo orangey yung mga dahon niya. And then, napakadami po talagang bulaklak. Para bang walang katapusan yung pamumulaklak niya. Lalo pag mainit po yung panahon. Very low maintenance po. Yan, nasubukan ko na po yan. Okay? Next naman po sa ating list ay isa pang classic. Naging fad pa to noon, nung 90s yata o 2000. Yung mga Euphorbia milii or Crown of Thorns, di ba? Uso po noon yan eh. Sumobrang sikat nga po yan. Pero ngayon, gusto ko po ulit mag-collect nung ganon kasi ang dami pong kulay niyan, ang daming klase, daming color ng flowers, may iba shape, may iba rin ng size nila, yung mga puno, may mataba, may maliliit, may payat, ganyan. Yan po, any time of the year naman namumulaklak din sila, nagubuhay sila. Kaya lang po, yun nga, mas maganda po talaga sila pag summer. Makikita nyo talaga pag sa sobrang init, yung parang doon pa sila lalong parang tumitibay, dumadami yung mga bulaklak nila. So yun, maganda pong i-collect din yung mga Euphorbia milii. And next naman po sa list natin, medyo kaiba to, yung Lemon Lime Rubber Tree. Bakit nakasali ang Lemon Lime Rubber Tree sa summer plant? Kasi napansin ko din po na mas gumaganda po yung kulay ng mga lemon lime pag mainit, di ba yellowish yung mga variegation niya. Pero kapag nag-summer na or mainit na yung panahon, parang nagiging mas madilaw pa nga sila minsan eh. Yun, yellowish na yung color niya. So, mas lalo po silang gumaganda kapag mainit yung panahon. Pero syempre, kung halimbawa may ganyan kayo, tapos nasa indoor nyo at gusto nyong ilabas, eh, unti-unti nyo lang, kumbaga, i-acclimate nyo. Huwag naman halimbawa gawin sa loob ng bahay, bigla nyo painitan sa araw, masusunog po mga dahon yan. Okay? Hindi po ibig sabihin na pag gusto sa araw, eh, ilalagay mo agad sa araw. Lalo kung pinanggalingan po ng mga halaman natin is sa medyo shade or sa indoor. Dahan-dahan lang po natin yung sasanahin ilabas po sa init ng araw, okay? And next po sa ating list, syempre hindi po mawawala ang mga kalangkowi or sa Pinas, kalanchoy. Yung mga kalanchoy po. Lalo-lalo na yung Mother of Thousands at saka yung Donkey Ears. Kasi kadalasan po, nakikita ko yung mga kalanchoy. Pag tag-ulan, medyo yellow-green lang yung mga dahon nila. Ang gulay yung mga itsura nila. Pero kapag napansin ko, pag nagsasummer na at nasa full sun sila, mas gumaganda po yung mga Mother of Thousands tsaka Donkey Ears. Yung Mother of Thousands, napansin ko, nagiging parang ma-violet yung mga edge ng mga dahon niya. Nagiging dark. Tapos nagiging grayish yung kabuuan, pero yung mga edge niya, parang nagiging ma-violet. So, mas gumaganda po. Akala mo parang imported eh. Parang mamahalin silang kalankowi or succulent. Pati po yung mga Donkey Ears, lalo silang gumaganda po pag sa summer. Parang nagiging, ano ba tawag doon? Mag-grayish. Lalong nagiging parang grayish po yung kulay nila. So, napakaganda para pong mga imported or mamahaling mga succulents. And syempre, sabi nga, nothing says summer better than yung pinakahuli natin, bougainvillea. Diba? Kumbaga, of course, no-brainer, bougainvillea yan eh. So, mga bougainvillea po, isa sa pinaka-classic at favorite ko pong halaman. So, napakadami pong klase ng mga bougainvillea. Mga bata pa tayo, kilala na rin natin yan eh. Tapos, syempre, kagaya din ng crotons, effortless beauty syempre ang bougainvillea. Pag wala silang bulaklak, parang di mo papansinin yan. Parang ano bang halaman, ano bang gubat-gubat na halaman to pag nakita niya. Kasi green lang kadalasan mga dahon niya. Parang nagugubat-gubat sila, gumagapang sa kung saan-saan eh. Pero kapag po, umiinit na panahon at nag-summer na, wala na, uwian na. May nanalo na. Ano po, kumbaga eh, spectacular. Pag nakita mo yung mga bulaklak po or bracts ng mga bougainvillea kasi bracts po yung tawag sa parang petals na na iba-ibang kulay na malalapad pero mga ano po yun, colored leaves po yun. So yung mga flower nila, actually yung maliliit lang na nasa gitna sa loob nun natatakpan ng mga bracts. Okay? Kumbaga, they give spectacular view eh pag nakita mo na punong-puno na ng bulaklak yung puno. Halos hindi mo na makita yung mga green na dahon niya kasi puro flowers na. And then maraming varieties din po syempre ang mga bougainvillea. Mayroong yung typical ng malaki petals, mayroong mas mga payat, at meron yung sobrang kapal, yung sinasabing 36 petals. O, meron din po ako na sa vlog ko, yung propagation, i-attach ko na rin sa taas para makita nyo. Diba? So, kumbaga, sa una, akala mo, simpleng, akala mo kung anong halaman lang,
Tapos napakaganda pala nila kapag nagsimula na silang mamulaklak. Kumbaga parang itinatago pala silang ganda. Kumbaga, di ba? Okay, so yan na po lahat ng aking mga summer plants or mga halaman na mas gumaganda pag summer. Sana po yung nagustuhan nyo. At kung may na-miss out man po ako, comment nyo lang below, okay? So that's it for my presentation for today. Kung nagustuhan mo ang video ito, i-click mo na like button, subscribe at i-click mo na rin notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest uploads. Again, thank you for watching. God bless!